Hello mga ka-Sisi! Thank you again for tuning into your favorite channel. Of course, this is Sisi Vlog and Reviews. And I'm very excited today na i-unbox sa inyo itong item na ito. I am probably one of the first Filipino reviewer na mag-release ng unboxing and first impression nitong ating cellphone for today. So let's start! So, ano nga ba itong cellphone na ito, mga ka-Sisi? Mainit-init pa ito kasi kaka-deliver lang. So, shoutout lang sa ating seller, which is AHH Xiaomi Manila. So, very responsive sila sa aking mga questions about this phone. At mabilis ding na i-deliver. So, I just ordered this today. At dumating din siya today. So, after an hour, nasa akin na. Okay? So, just a reminder, we use our personal money for this item. So, syempre, very, very honest ang review na ibibigay namin sa inyo, mga ka-Sisi. At i-open na natin! Ito siya! There! So, well, actually yan, 7,100, it includes the shipping fee, no? We bought this for 16,990 pesos. So, ang version na ito is China version, so hindi pa siya yung global version. So, i-open na natin. Diba? So again, alcoholized ha, bago i-open ang mga package. Excited ako. Check natin to ha. At in fairness, meron siyang free earphone. Hindi ko alam kung may laman kasi angga-anggag. Check na natin. Ayan, ito ang free earphone niya. Ay, oo, kasi nga, di ba, walang earphone na kasama. So ang ganda kasi in fairness, sinamahan nila ng earphones. So, meron siya. Ito, let's check lang, no, very quick. So, ito siya. So, may malambot sa dulo. Hopefully, okay naman. So, ayan. There. So, tingnan natin mamaya. At, ang phone, of course. Ito na siya, mga ka-Sisi. Fighting. There you go. Ang laki niya, oh. Hindi siya yung typical na size ng box ng mga cellphones. At, may free pang kasama tempered glass. O, oh, diba? Usually, mga plastic or clear plastic cover lang. O, oh, meron siyang kasamang tempered glass. O, oh, diba? So, thank you, AHH Xiaomi Manila, for these freebies. At may kasamang receipt, of course. Meron silang 7 days replacement and 1 year service warranty. So, hindi sila store, house lang sila, pero you can contact them anytime according to them. So, yan. Check na natin. Ang laki, di ba? Ang laki. Isipin mo pa ganito. Ganito ba kalaki yung phone? So, let's see. So, yung regular box ng Redmi Note 10, ito. Tapos, ito siya. Haba niya. So, excited akong makita kung ano yung nagpapahaba sa kanya. So, i-check natin nga ito. Nakakatuwa. So, GT Neo. Open na natin. Ganto na. There you go. So, ang ganda ng box niya. In fairness, I like the color. So, ayan. Realme. Ayan, Realme GT Neo 5G. In fairness. O, diba? At, i-open na natin siya. Ito ang gusto kong part ang pag-open. Ayan, medyo mahigpit lang. Medyo mahigpit. Dahan-dahan, baka tumilamsik. O, diba? Si China version talaga siya. Look at that. So, ito. Open natin. So, ito ang kanyang document sleeve. Ang haba. Ganito ba kalaki ang document niya? Ayan ang kanyang pin o ejector pin. Ang kapal. So, I like that. Sa Xiaomi, makapal sila mag-release ng ejector pin. At, ang usual na kasama ay ang ating ito. In Chinese character talaga siya. Walang English. Wala. Yung mga document sleeve niya, lahat in Chinese character. Talagang China version ito. At ang isa pa niyang kasama, ang jelly case. There. Of course, kasama dito ang kanyang Type-C na USB charger. There you go. So, mahaba siya. Oh, look at that, oh. Ang kapal. Ang kapal niya,
Tas madami pa siyang ikot. I think mahaba talaga ito, which is I like about this. Bago tayo pumunta sa phone, ito ang kanyang 50 watts charger. Ang laki. Ang taba niya, ha? Super dark. Ang taba. May kabigatan siya. Oh, di ba? Kakaiba. Oh, ngayon ako nakita ng ganito. In fairness, di ba? Ang cute. At gusto ko yung dulo niya kasi hindi mo na kailangan ng adapter. Diba? The usual Realme, may mga bilog yung mga dulo. You really need this adapter. Nice. 50 watts. At yun lang, of course, walang headset. Kaya tayo binigyan ni HH Xiaomi Manila ng headset. Wala nang kasama iba. At pupuntahan na natin ang ating cellphone. At papakita ko lang, no, bago yung phone, ito siya. Ito yung lalagyan ng cellphone. At meron siyang mga lalagyan talaga. Ito. Tapos dito yung charger niya. At ito na ang cellphone. So, Aurora ang color nito. Ito lang actually ng available nila. Pero meron pa silang ibang colors actually. Ito. Doon lang sa particular store, ito lang ang color. I really love it. Aurora, it's like yung sky doon sa northern part ng mundo. Ayan ang color. Diba? Ang ganda. So, mapapansin mo lang talagang puro Chinese character ang nakalagay. Dahil nga ito ay Chinese, China version. So, tanggalin natin ang plastic. Ayan na. Tapos, ang kanyang likod. Ang ganda. There. So, tanggalin ko lang yung sticker, no? Para makita natin. Ay, ang ganda niya talaga. Look at that shine. Diba? Ang pa-star. Ang ganda. Tingnan nyo. Oo, diba? May ano siya, division siya na ganyan. May shiny. Perfect. It says here, Realme, dare to leap. Yan siya. Yung pinaka-part niya na shiny, ay fingerprint magnet. Pero itong part na to, hindi. So, pwede mong hawakan yan. Hindi naman didikit yung fingerprint. Pero ito, it's super fingerprint magnet. Pero, mirror siya, oh. Mirror. Diba, kakita niyo yung face ko? Ayan, oh. Ayan, oh. Diba? Ganda. Ay, nice. So, check lang natin yung mga parts niya. Very quick, ano? Nandiyan sa ilalim. Yung kanyang speaker grill, yung Type-C port, or USB port, yung mic, at a 3.5mm earphone jack. At nandito naman sa kanyang right side, ang kanyang power button. So, right side power button lang, hindi siya fingerprint scanner. Okay? Power button lang. On the left side, we have there the SIM slot at ang kanyang volume rocker. So, wala siyang memory card slot. So, internal memory lang siya. Yun yung downside, ano? And, dito naman sa top part, we only have the mic. Nakakalungkot yun. 128GB nga siya, pero hindi mo na siya pwedeng i-expand. Oh my. Sad. Super sad. Sa front naman, we have there the punch hole camera. Sa corner naman, maiba naman, di ba? So, wala siya sa gitna. This time, nasa corner ang kanyang punch hole camera. The screen is 6.43 inches. Camera mga kasisi, triple. For the camera mga kasisi, triple cam lang ito. For the main camera, it's 64 megapixels. We have 8 megapixels for the ultra wide and the macro sensing naman is 2 megapixels. At ang pinagmamalaki ng Realme dito ay ang kanyang super, hindi lang AMOLED, super AMOLED, 'di ba? So, kung na-excite ka sa AMOLED, what more pa sa super AMOLED? Kaya excited na ako. At i-on na natin ang cellphone na ito. 'Di ba kasi super eh. Ito talaga, ano nang ma-appreciate kaya talaga ng mata ko to. Mag-expect talaga ako ng more dito. Check natin. Realme. At ito ay also 120Hz refresh rate. Diba? So ayan, diba? Puro Chinese. May Chinese character sa una. Just choose English.
Welcome to Realme UI. Get started. Wow. There, ang ganda-ganda. I hope nakikita nyo mga kasisi. Ang ganda. In fairness, ang ganda niya talaga. Ito yung Super AMOLED. Nakakatuwa siya sa mata. But then again, since China version ito, makikita mo may mga application na I believe ay galing sa China. So you can just remove those. Wala siyang Google Play Store na kasama. But you can install it naman. So, isasama ko yan sa full review kung paano yan gagawin. Pero initially lang talaga, syempre this is just the initial impression ng cellphone na ito. Super excited ako. At sabi nga ay meron din itong 360Hz touch sampling rate. So, ibig sabihin sa gaming, talagang napaka, alam mo yung responsive, super responsive daw siya. So, excited ako i-check yan sa full review mga kasisi. Napakaganda. So, ito, imagine niyo ang kanyang screensaver, ayan. Feeling ko nakatingin talaga ako sa sky. Ang ganda sa mata. So isa sa itetest natin, of course, sa fully review, excited na excited ako. Kasi bagong-bago ang kanyang processor, which is Dimensity 1206 nanometer chipset by MediaTek. So, di ba, kung may Helio, may Dimensity, which is super new. Ibig sabihin ba, super new is also an increase in performance. So, iche-check natin yan mga kasisi. Again, we will be testing this for the entire week. So, everything about it. So, sa overall performance niya, kung paano siya mag-respond overall, gaming, camera, at kung ano-ano pa na pwede nating malaman dito sa cellphone na to, at ibibigay namin lahat yan sa full review. Itong Realme GT Neo. So, itetest din natin yung high resolution audio niya. Dual speakers. So, I'm thinking, isa ito at pwedeng isa rin dito. So, hindi kasi siya, wala kasing speakers na nakita dito. So, iti-check natin this one. At ang kanyang camera, which is Sony IMX682. So, excited ako ipang picture ito. Ang battery naman niya is 4,500 mAh. So, itetest natin kung gaano katibay ito. And also, the charging time. At kung gano'ng katagal pwedeng gamitin, si-check natin lahat yan. So, that's it mga kasisi. If you like this video, please don't forget to hit the like and the subscribe button below. At kung may mga questions kayo about this, syempre pretty new talaga ito, no? Kami excited ding malaman, ano? Help us to check as well kung ano yung mga pwede nating i-check dito para sa end namin, isasama namin yan sa full review. And huwag niyong kalimutang mag-leave ng comment dyan, sasagutin namin lahat yan. Okay mga kasisi, thank you so much for tuning into our channel and we will see you again soon. Bye!